954 Second Avenue. Departamento ng Filipino ng Dr. Pisobino B. Ermita Senior Memorial National High School. Magandang araw! Hinilingid sa ating lahat na ang paghahatid ng edukasyon sa ating mga mag-aaral ay lumhang napakahirap dahil sa pandemya ang ating nararanasan. Kung kaya ang mga guro sa ilalim ng Departamento ng Filipino ay gumawa ng mga video lesson na maaaring makatulong sa mga mag-aaral upang higit nilang maunawaan ang mga paksang aralin at magamot ang kanilang pagkatuto. Marami pong salamat. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Pilipinas! Kanina, kinalaan ng kapitapitawin at magbiting na guro ng Baitang Siyam ng Departamento ng Filipino ng Business and NHS. Paghahatid na kaalaman tungo sa kaunlaran. Sige ng Maria Cristina Gargoyle. Ako si Binibining Robilin Salazar. Kami ang mga guro sa Filipino Baitang Siyam na handang tumabay para tuminang ng bagong alaman tungo sa pagkatuto ng aming mga mag-aaral. Isang masayang, malusog at ligtas na araw mga mag-aaral. Napakapalad nyo sapagkat nalampasan nyo na ang ilang mga gawain sa ikatlong magkahan. Kaya naman, tatalakayin natin ngayon ang ikatlong magkahan na nasa ikapitong linggo. Muli, ako yung guro sa Pilipino, Ginang Maria Lucila Gargoyle, na handang magbigay at luminang ng panibagong kaalaman na tiyak nakikintal sa inyong mga isip. Handa na ba kayo sa panibagong kaalaman? Kung handa na kayo, manood, makinig at makipagtalakayan. Bago natin talakayin ang ating aralin, narito ang mga layunin ng pag-aaral na dapat malinaw ng mga mag-aaral pagkatapos ng talakayan. Ang mga mag-aaral ay inaasahang, una, nagagamit ang mga pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan sa pagbuo ng alaman. Ikalawa, napatutunayan ang pagiging makatotohanan at di makatotohanan ng akda. Bago tayo dumako sa ating paksang aralin, magbaliktaran muna tayo sa ating pinag-aralan noong nakaraan. Sige nga, ano ba ang tinatawag na alaman? Okay, napakahusay. Nalaman nyo ang katuturan ng alaman na sinasabing ito ay katang-isip na nagpasalinsalin sa iba't ibang panahon at henerasyon buwan sa ating mga ninuno, ngunit nasasalamin pa rin ang katangian ng tauhan batay sa pananata, pagkilos na sinasaad sa kwento. At batay dyan sa maya alamat, makikita natin kung paano pinakikita ng tauhan ang kanyang katangian. So, paano ba nakikita natin o nakikilala ang katangian ng isang tauhan? So, tama! So, matutukoy natin ang mga katangian ng mga tauhan sa pamagitan ng pag-unawa kung ano ang kanyang kinilos. Paano siya nagsasalita? Reaction niya sa mga sitwasyon sa kwento, paggamit ng mga panguli, at batay sa gampanin nito sa kwento. Bago natin talakayin ang ating paksang aralin, so meron muna akong papakita sa inyo ng isang gawain
mahusay ng inyong ginawang maikling pagsasalaysay sa ating larawang ipinakita ko sa inyo. Ating basahin ang inyong binuong salaysay. Ang bayanihan ay isang bahagi ng ating kultura na masasabing makaluma o tradisyonal dahil sa panahong nagsimula ito. Ang karaniwang konsepto ng pagbabayanihan ay ang sama-samang pagtutulungan ng mga magkakapitbahay o magkakabarangay at as usong nagbibigay ng tulong nang walang inihinging kapalit. Sa makabagong panahon ngayon, ay maaaring masabing naging moderno na rin ang pagkakaroon ng bayanihan. Kung noon ay tumutulong tayo sa pagbubuhat ng kahit anong mga mabigat ngayon, kapag may nangangailangan, isang post lang sa social media ay bubuhos na ang tulong. So batay sa binuong salaysay, makikita natin na meron tayong mga ginamit na mga salita na sumasagot sa tanong na paano, saan, at kung kailan iginawa ang kilos o isinagawa ang kilos. Maaari niyo ba matukoy kung anong bahagi ng pananalita ang mga salitang ito na tumutukoy sa mga tanong na ito? Okay, napakahusay. Ito ay tinatawag nating pang-abay. Ano ba ang pang-abay o ang katuturan ng ating pang-abay? Say, ang pang-abay o adverbio o adverb sa Ingles ay bahagi ng pananalita na nagbibigay turing o naglalarawan sa panguri, pandiwa o kapwa pang-abay. Tatalakayin natin ngayon ang iba't ibang uri ng pang-abay. So, nakapokus tayo sa tatlong uri ng pang-abay. At ito yung pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, o pang-abay na pamaraan. Subalit, marami pa rin uri ng pang-abay na pwede nating matalakay. So, ano-ano pa itong mga pang-abay na ito? So, kasama na rin dito ang pang-abay na pang-agam, pang-abay na panang-ayon, pang-abay na pananggi, pang-abay na pamitagan, pang-abay na pampanukat, at pang-abay na panulan. Upang higit nating maunawaan ang iba't ibang uri ng pang-abay, so talakayin natin ang katuturan ng iba't ibang uri ng pang-abay. Katulad ng binasa natin kanina sa maikling salaysay o binuong salaysay, makikita natin na meron tayong mga ginamit na iba't ibang uri ng pang-abay. So una, bigyan natin ng katuturan ang pang-abay na pamanahon. So ano ba ang tinatawag na pang-abay na pamanahon? Sa salitang panahon, maaaring ito ay tumutukoy sa kung kailan ginawa, ginagawa, o gagawin ang kilos. Nagbibigay turing sa kilos ng pandiwa. Halimbawa, bukas darating ang mga bisita ng pamilya Cruz. So, dito ano ang pang-abay natin? Ang pang-abay na pamanahon ay ang bukas. Ano ang binibigyang turing? So, ang binibigyang turing ay ang kilos na darating. So, sumasagot sa tanong na kailan. Kailan darating ang mga bisita ng pamilya Cruz? Ikalawa, pang-abay na pamaraan. So, sa pang-abay na pamaraan, ito yung sumasagot sa tanong na paano ginawa, ginagawa, o gagawin ang kilos. So, ibig sabihin ay kung paano isinagawa ang kilos ng pandiwa sa pausap. Halimbawa, ang mga mag-aaral ay tahimik na nagsasagot ng kanilang pagsusulit. So, ang ating pang-abay na pamaraan ay tahimik. Bakit? Dahil sumasagot sa tanong na paano nagsasagot ang mga mag-aaral. So, tahimik na nagsasagot. Ikatlo. So, pang-abay na panlunan. So, sa salitang panlunan, so, tumutukoy ito sa lugar o pinangyarihan ng kilos.
So kung saan naganap ang kilos o pangyayari. Halimbawa, umalis papuntang lungsod ng Tagaytay ang aming kapitbahay. So ang pang-abay na panlunan ay ang lungsod ng Tagaytay. So sumasagot sa tanong na saan naganap ang kilos. So saan papunta ang aming kapitbahay? So sa lungsod ng Tagaytay. Okay, next. So yung iba pang mga uri natin, so bigyan din natin ng kahulugan upang sa ganon ay madagdagan ang ating kaalaman sa iba't ibang uri ng pang-abay. So ano ba yung tinatawag na pang-abay na pang-agam? So pang-agam, so ibig sabihin tayo ay nagkakaroon ng agam-agam o yung hindi tayo tiyak. Ano? Tungkol sa isang bagay o kilos. So ano-ano yung pwede nating gamitin kapag tayo ay hindi tiyak sa isang bagay o kilos. O halimbawa, tila uulan mamaya dahil madilim ang kalangitan. Ano ang ginamit na pang-abay na pang-agam? So yung tumutukoy sa dikatiyakan. So yung salitang tila. So ang tila ay ang pang-abay na pang-agam. Then, pang-abay na panang-ayon. So, sa salitang panang-ayon, so maaaring ito ay nagsasaad ng pagsang-ayon sa isang bagay o pangyayari. So marami tayong mga pwedeng gamitin ng mga pang-abay na panang-ayon. So, kapag halimbawa gumamit tayo ng mga tunay, totoo, talaga. Halimbawa, tunay na dapat nating ipagmalaki ang ating sariling wika, saan man tayo makarating. Ano ang pang-abay na panang-ayon? Yung tunay. So ano pa yung mga pang-abay nga nating panang-ayon? Okay, tama. Totoo? Talaga? Then, kung meron tayong pang-abay na panang-ayon, so meron din tayong pang-abay na pananggi. So, pananggi, so ibig sabihin, nagsasaad ito ng pagtanggi o pagtuton sa kilos na ginawa, ginagawa, o gagawin pa lamang. Halimbawa, hindi ako sang-ayon na lumabas mamayang gabi. So kita naman natin na ito ay nagsasaad ng pananggi. So ano pang pwede nating gamitin bukod sa hindi? So pwede rin din nating gamitin ang ayaw. Sunod na pang-abay ay ang pang-abay na pamitagan. So ito ay nagpapakita ng paggalang. Ano-ano ba yung mga pang-abay na ginagamit natin sa paggalang? Halimbawa, saan po ba ang punta ninyo? So sa salitang po, ito yung pang-abay na nagpapakita ng paggalang at o kaya yung pang-abay na pamitagan. Pwede rin ang opo. So nagsasaad din niya ng paggalang. At sunod na uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pampanukat. Sa salitang panukat, tumutukoy ito sa sukat o bigat o timbang ng isang tao, bagay o isang tao o bagay. Halimbawa, 11 kilometro ang layo ng bayan ng General Luna sa bayan ng Makalelo. So alin dito ang ating pang-abay na pampanukat? 11 kilometro. O kaya naman, pwede rin halimbawa pag tayo ay bawa bumili ng 1 kilong ubas. Ako ay bumili ng 1 kilong ubas sa palengke. 1 kilo. At ang huli nating uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panulad. Sa salitang panulad, magkakaroon ito ng pagtutulad o paghahambing ng dalawang tao, bagay, oo o pangyayari. Halimbawa,
higit na mabenta ang Samsung kaysa sa iPhone. Ano ang ginamit nating pang-abay na palitan? Higit. Ano pa ang pwede nating gamitin? Pwede rin tayong gumamit ng mas higit. Pwede rin nating samahan ng kaysa o kaya ay kaysa kay. Ito yung ating mga iba't ibang uri ng pang-abay na pwede nating gamitin kapag tayo ay bumuo ng mga pagsasalaysay, bumuo ng isang kwento o iba't ibang mga uri ng pampanitikan na pwede rin nating magamit yung ating mga salita na may tuturing natin pang-abay. At upang higit na maunawaan natin ang iba't ibang uri ng pang-abay, ating basahin ngayon ang isang alamat na pinamagatang ang alamat ng unang sirena. At ito ay matatagpuan sa inyong module o kaya naman ay sa link na ito. At pagkatapos yung basahin, ang ating akdang pampanitikang ang alamat ng unang sirena, maaaring matukoy din natin dyan ang iba't ibang uri ng pang-abay at ang mga pangyayaring makatotohanan at di makatotohanan sa akdang binasa. At para sa ating unang gawain, narito ang gawain sa pagkatuto bilang isang panuto. So, basahin at unawain mabuti ang teksto. Pagkatapos, sagutin ang mga gabay na tanong. Unang tanong, tungkol saan ang binasang teksto? Ikalawa, sino-sino ang mga tauhan at inyong ilarawan? Ikatlo, ilarawan ang tagpuan ng teksto. At panghuli, maglarawan kayo ng mga pang-abay na ginamit sa teksto at tukuyin ang uri nito. So, meron tayong dalawang kolum. Pipiliin nyo ang mga pang-abay na ginamit sa akdang binasa at sa katapat nito ay isisulat nyo kung anong uri ng pang-abay. So, alam na unawaan nyo naman yung iba't ibang uri ng pang-abay natin. So, ano-ano nga ang ating mga pang-uri ng pang-abay? O pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamaraan. At iba pang mga uri ng pang-abay na ating tinalakay. At para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, batay pa rin sa ating akdang binasa, susuriin nyo ang mga pahayag at tukuyin kung ang mga pangyayari ay makatotohanan o hindi makatotohanan. So, inyong sagutin ang mga sumusunod na pahayag at isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Una, ang pangingisda ang pinagkakitaan ng pamumuhay ng mga taong naninirahang malapit sa dagat. Ikalawa, si Aling Vilma ay nagsilang ng isang sanggol na sirena. Ikatlo, masayang naninirahan sa tabing dagat ang mag-asawang Tirso at Vilma. Ikaapat, may malalaking barkong dumadaong sa dalampasigan. At ang panghuli, ang mga sirena ay may kakayahang maging tao kapag sila'y umahon sa karagatan. At para naman sa ating gawain, sa pagkatuto bilang tatlo, at upang malinang ang inyong kasanayan sa pagsulat o paglika
ng sariling akda. Narito ang banuto natin. Pumili kayo ng isang bagay na karaniwang matatagpuan sa loob ng inyong bahay. At kapag kayo ay nakapili na ng isang bagay sa loob ng inyong bahay, susulat kayo ng isang alamat tungkol dito. At kapag nakasulat na kayo, sasalanguhitan nyo ang mga pang-abay na ginamit sa pagbuo ng teksto. At para po sa ating pamantayan sa pagsulat, narito naman ang ating pamantayan. Originalidad, meron tayong 5 puntos. Gustong gamit ng mga salita, 3 puntos. At gustong gamit ng mga pang-abay, meron tayong 7 puntos. At may kabuuang 15 puntos. Ngayon ay ganap ng inyong natutunan ang iba't ibang uri ng pang-abay at mga makatotohanan at di makatotohanang pangyayari. Kaya naman, inaasahan ko na ang lahat na ito ay naikintal sa inyong isipan sapagkat hangad ko ang pagkatuto ng lahat. Muli, maraming salamat. Paalam!